Hi guys! Welcome po sa programang Leaders in Action, produced by MR Digital Media, hosted by your very own Apat Dapat. Ang programang ito ay magtatanghal ng mga leader na naging trending ang mga activities, mga leader na exceptional at extraordinary ang mga achievements, mga leader na nakapagpabago ng mga buhay ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi lahat ng ating tatampok sa programang ito ay mga politiko. May mga leader din tayong makakasama na naging achiever sa larangang kanyang ginagalawan. Mga leader na hindi naman politiko, subalit nagbigay ng mga magagandang halimbawa at nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating programa, ay kikilalanin natin ang isang leader na hindi naman politiko. Subalit hindi matatawaran ang paglilingkod na kanyang inialay para sa bayan at sa kanyang nasasakupan. Isang taong isinakripisyo ang ordinaryo at malayang pamumuhay, alang-alang sa pag-ibig sa bayan at dahil sa kanyang marubdob na hangaring makamtan ang tunay na kapayapaan sa ating bansa. Ang taong kikilalanin natin sa araw na ito ay ipinanganak sa Ligaw, Albay. Nag-aral ng kolehiyo sa Bicol University at pumasok bilang kadete sa Philippine Military Academy dahil sa impluwensya ng kanyang lolo na veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang siya sa 41 kadeteng matagumpay na nakapagtapos sa hinirang class batch 1987 ng Philippine Military Academy. Sina dating Chief PNP General Dibold Sinas at ang kasalukuyang Chief PNP General Guillermo Eliazar ay ilan sa mga personalidad na naging kaklase niya sa PMA batch 1987. Pagka-graduate niya sa PMA, agad siyang naitalaga bilang platoon leader ng 6th Infantry Division sa Central Mindanao at 14 na taon siya sa Special Forces Regiment. Ikinasal siya kay Ginang Cecil Parlade noong 1995 sa Quezon City at binayaan sila ng 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Bago siya naging pinuno ng Hukbong Sandatahang Lakas sa Timog Luzon, siya ay naging Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, J7 sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa General Camp Emilio Aguinaldo, at itinalaga siya bilang Senior Advisor ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process or OPAP. Nakilala at naging tanyag sa kanyang pagkakatalaga bilang isa sa mga talking heads ng National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC Secretariat na may kinalaman sa mga isyu ng international engagement, legal cooperations, at strategic communications, AFP, PNP Peace and Development, at iba pang isyu patungkol sa NTF-ELCAC cluster programs. Naging pinuno din siya ng 203rd Infantry Brigade. Dati din siyang naging intelligence officer ng Southern Luzon Command. Isang multi-awarded at decorated military officer. May paninindigan, puhunan ng talino at tapang upang harapin ang mga kalaban. Magaling at mapagkakatiwala ang leader. Walang iba kundi ang pinakasikat na military officer sa radio, TV, newspaper at lalo't higit ay sa social media. Ang 34th Commanding General ng Southern Luzon Command, si Lieutenant General Antonio Gumba Parlade Jr. Magandang hapon po. Ako po si Jenny Glipunea. At ako po si Mitch Cedeno para sa ating programang Leaders in Action. Na tayo po ay matagumpay at masaya ngayong hapon na ito dahil makakasama natin ang ating panauhin. Ito'y walang iba kundi ang ating commander ng Southern Luzon Command, si Lieutenant General Antonio G.
Parlade Jr. Ayan, magandang hapon, sir. Magandang hapon, Bruce, Jenny. Opa. Magandang kami po yung maswerte dahil nandito kami ngayon sa Officers Club ng Southern Luzon Command. At makakasama natin, napagbigyan tayo ng medyo matagal-tagal na panahon, sir. First time na magkakaroon po kami ng guest na General. General Parlade. So, andito kami ngayon kasi sikat na sikat, sir. Hindi lang sa buong Southern Luzon. Hindi sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas and worldwide. Ayan. Sir, kumusta naman po ang area of responsibility ng buong Southern Luzon Command? Maayos naman, Southern Luzon. Sakop ko, Mimaro, except Palawan, buong Kabikulan, tsaka of course yung Calabarzon. So, ako naman ay natutuwa dahil yung aming mission dito ay halos malapit na namin ma-accomplish. So, that's as far as ending insurgency, CPP, communist insurgency dito sa aming area. Sir, kasi dumating ka talaga dito sa atin sa Southern Luzon Command, it was January 2020, tama po ako. May picture pa kami dalawa, hindi ko lang naipakita sa kanya kanina nung nag-turnover. And then, pagdating po ng March, andyan na po yung pandemic. Yes, kaya medyo hindi ka namin masyado nakakatalamitam, nakakasama sa mga conference kami, lalo kami hindi ako nakakapunta dito. So, gusto namin malaman yung paglaban natin sa insurgency as a commander ng Southern Luzon Command, sir. Napakalaki ng accomplishments natin. In fact, alam niyo ba na number one ang Southern Luzon Command sa buong armed forces, sa lahat ng unified commands, number one. Dahil po sa pamamagitan ninyo yan? Dahil dito sa mga accomplishments natin. Okay. Of course, sa tulong yan ng dalawang joint task force natin, yung 2nd Infantry Division na tawag natin joint task force sa Katagalugan at saka yung joint task force sa Bicolandia sa, sa yung 9th Division. And of course, yung ating Naval Forces Southern Luzon at saka yung Tactical Operations Wing Southern Luzon. So, sa loob ng, from January hanggang ngayon, may get 400 na yung nag-surrender. At as we speak, sabi ko nga, nagbabago palagi yung kasi halos every week. Ngayon, meron namang 5 na nag-surrender sa Albay, then meron pag nasundan, 14 na nag-surrender sa Masbate. Ito ay sunod-sunod at nagiging trend ito. Ang surrender ngayon, hindi na paisa, paisa-isa, dala-dalawa, in groups, in platoons. So, yun po ang magandang nangyayari dito sa ating lugar. Ang ibig sabihin nito, ang taong bayan, ang mga kalaban, even yung mga NPAs, ay pagod na rin sila sa pakikipag-away. Sir, sa mga sinabi nyo, masasabi nyo po ba na kayo ay naging matagumpay dito sa mga pinaplano ninyo at pinaanan ninyo sa pag-upo ninyo dito sa Southern Luzon bilang commander ng... Yes, essentially yes. But alam mo, ang isang pinakamagandang gauge natin dito ay yung kooperasyon ng civil society organizations, mga stakeholders natin. Kasi sabi nga natin, hindi to kaya ng military kung kami lang. Hindi. Okay. But with the involvement of the clergy, the church, yung mga natin, mga interfaith, mga mga katuwang natin sa iba-ibang congregation, sila mismo, sila, in fact, ang madaming napasurrender. So, ito ay acknowledgement na tama yung strategy ng Solcom, yung campaign namin, kaya tinutulungan nila, sinusuportahan nila. As far as clearing of Guerrilla France is concerned, napakadami na nating na clear ng Guerrilla France. Kaya ito, ngayon, with the NTF LCAP, meron na tayong mga barangay development programs na ibinibigay ngayon sa mga cleared communities na ito. Mga 200 plus barangays sa buong area ng Southern Luzon. As the 34th Solcom Commander, kumama po dun sa position or dun sa sitwasyon na naging pandemic tayo, tapos naging online lahat yung mga ginagawa natin. Sir, paano tayo naka-adjust ang ating mga kasundaluhan pagdating po ng pandemic? Medyo mahirap. Sisimulan yan, of course, sa guidance, direction ng commanders. Sabi ko, ang guidance ko sa mga commanders, hindi po pwede na puro tayo online din. If you need to visit our troops, if you need to talk to our men, our leaders, our subordinate commanders, we move around, kumbaga. Hindi pwedeng dahil dun sa pandemic,
yung maantala yung ating mission. Of course, you just have to observe yung mga protocols natin kasi meron naman tayong health protocols to make sure na hindi ikaw nag-spread ng sakit at saka hindi rin ikaw ay hindi ka nagkakasakit. So far, maganda yung adjustments ng ating mga frontliners, ng ating mga kasundaluhan na nagmaman ng mga checkpoints kasama yung pulis at saka ibang agencies ng gobyerno. Minimal naman yung mga nagkaroon ng COVID na kasabay. Sir, ano po yung mga iba pang challenges na pagdaanan nyo dito po sa panahon ng pandemya? Challenges as far as the campaign is concerned, of course, yung movement ng sundalo. Pati movement ng sundalo medyo kontrolado kasi may mga isla na, alam mo, mahigpit siyempre sila. Mahigpit sila dun sa kalusugan ng kanilang mga kababayan. So, yung pagtawid-tawid sa mga isla, ito yung isang challenge sa mga sundalo natin. Sa amin, hindi masyado kasi coordination lang sa local government at kami naman ay welcome. But yung mga ordinary natin na sundalo, hindi sila makapag hindi sila makabakasyon, hindi sila makapag-R&R. So, talagang naapektuhan din. So, yung mga duties, sir, ng mga sundalo natin na malalayo dun sa kanilang tinitirhan, ay hindi ganun kadali, sir. So sana pagdating naman po doon sa vaccine ng ating mga kasundaluhan dito po sa Southern Luzon Command, ilang percent na po yung nababakunahan sa ating mga kasundaluhan? Sa Southern Luzon Command, limited kasi yung available na vaccine. Maliit lang, but yung target na dapat bakunahan, nasa 100% kami, nakapangalawang bakuna na. But of course, meron pa tayong mga additional na vaccines na parating. We hope to be able to increase the number of soldiers na mabigyan natin ng vaccines. Sir, bilang leader ng Southern Luzon Command, ano po yung mga marching orders na hindi dapat makalimutan pagdating kay Lieutenant General Parlade? Alam mo po yung sustainment, yung ebb and flow ng ating nung ating campaign, nagdidepende dun minsan sa mga leaders. So sabi ko nga sa sundalo, sa mga subordinate commanders natin, i-sustain lang. Kahit sinong maupo dyan, i-sustain lang natin yung gains. Kasi pagka nagkaroon ng slack, yun yung opportunity na nakikita ng katunggali natin, na sila ay mag-relax and then mag-expand and then mag-recover ng mga lost ground nila. But kung nakita nila na consistent yung campaign dito sa area, napapagod sila. At ito yung mga testimony ngayon ng mga former rebels. Sabi ko nga, daan-daan na sila. At halos pare-parehas yung kanilang sinasabi. Pagod na sila kasi, number one, wala na sila masyadong masilungan ng mga communities. Nabawi na yung mga communities. At saka halos wala na silang pahinga. Kasi sa umaga, nandyan yung tropa. Sa gabi, nandyan naman yung mga ibang assets natin, mga drones natin. So halos hindi makatulog yung ating mga hinahanap. So, binigyan natin sila ng opportunity na magbalik loob at marami dito ay nag-avail ng ating... So again, consistency lang at i-sustain lang. Consistency and sustain. At the same time, alam naman natin yung sitwasyon ng Quezon Province kasi taga dito tayo. Kami ni Jay, hindi taga dito kami. Kita namin yung pagkakaiba noon at ngayon na paglaban ng mga kasundalo pagdating sa insurgency. Sir, kung halimbawa wala ka sa NTF LCAP, pero ikaw at the same time, commander ng SOLCOM, ganyan pa rin po ba ang magiging paglaban natin? Yes. Ang pinagkaiba lang naman na nandun ako sa NTF LCAP ay yung scope, yung reach ko mas malawak. But ganun pa rin ang gagawin ko dito sa Southern Luzon Command. Number one, dapat mong tingnan talaga yung propaganda machinery ng dapat talaga ma-counter yung mga narrative, yung mga maling narrative ng kalaban, dapat ma-counter mo yun. And that's the most important. Alam mo yung bakbakan, madali na lang yun. Pero kung nanghihina ang kalaban dahil wala na yung suporta ng taong bayan sa kanila, kung wala nang supplies na natatanggap yung mga NPA, for instance, dun sila nanghihina. So the only way to do this is really to enhance your strategic communications, enhance mo yung engagement mo with the community and all the sectors as much as possible.
So para yung narrative ng gobyerno na tama, na makatotohanan, ang nandoon, hindi yung mga kasinungalingan na nakakapag-udyok sa mga kabataan para ma-recruit dito sa mga sa NPA na ito. Ano po yung ibang mga programa na binibigay nyo dun sa mga rebel returnees natin bukod po dun sa mga nauna ng program na binibigyan natin sila ng livelihood? Ano po pa po yung iba po na binibigay natin? Madami yun. Alam mo, total, ang isang former rebel, kinumpit namin yan, it's around 834,000 yan. So, meron pa bahay yan. So, sabi mo, livelihood kanina. May scholarship pa yan. Meron pa yung insurance, health insurance, meron yan. And ang scholarship, hindi lang para doon sa kanilang, sa ano mismo, sa rebelde. Kung hindi, sa mga anak nila, pamilya nila. Medyo magkakat lang tayo ng konti ano, at babalikan muli natin ang ating panayam kay General Parlade. Magbabalik po ang programang Leaders in Action! Personal kaming ipinasyal ni Lieutenant General Parlade sa isang lugar kung saan isang proyekto na talaga namang malaki ang kapakinabangan sa komunidad ang kanyang pinasimulan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, stakeholders at pamahalang lokal ng Padre Burgos, Quezon. Ang proyektong ito ay nagsimula bilang isang psychosocial project ng Solcom Headquarters. Ito ay ang Kawayan Academy o Kaalamang Kabuhayan para sa wastong yaman natin. Ito mo yung Kawayan. Kasi yung Kawayan, kasi basic ano yun. Para damo yan, treatment natin yung damo. But they can be found anywhere. Ang tingin natin sa ano, yung mga taong gumagamit ng Kawayan, bahay ko po lang, mahirap. Hindi. Yung Kawayan na napakitin. At siya nang hinahanap ng mga foreigner. Kasi tinuruan natin yung mga tao, paano ang propagate. Saka eventually, paano gumawa ng mga resources, gumawa ng mga bakasyonan, so yun, patuloy to work. And it's expanding to people and to work. Kasi hindi lang yung Kawayan, it's really environmental protections, kasama talaga yung Bureau of Fisheries, pati yung pagdano ng mga forests. Hindi lang ordinary yung Kawayan ang tinatanim natin ng mga giant bamboo, iron bamboo. So, ito talaga yung matitibay. It takes 4 years. 4 years, pwede naman mag-test. Meantime, yung existing doon ng Hawaii, ang delikating natin. Layunin ito na maipatupad ang mga bagay na maaaring gawin upang patuloy na matulungan na patatagin ang isang komunidad sa Padre Burgos, Quezon. Una, sa pamamagitan ng pag-unlad, seguridad, at makabawi mula sa COVID-19 pandemic. Ikalawa, ayusin ang magiging partisipasyon ng lokal na komunidad na mapangalagaan at magamit ang mga available resources sa mas praktikal na pamamaraan. At ang ikatlo ay ang mabigyan ng panibagong mapapagkakitaan ang mga nawala ng hanap buhay at makabawi sa panahon at maging sa pagkatapos ng pandemya. Ang mga lumahok sa proyektong ito ay sumailalim sa masusing assessment upang matiyak kung talagang natuto sila sa kanilang pagsasanay. Personal na tinututukan ng butihing general ang proyektong ito, kaya patuloy na napapanatili ang pagsasaayos ng Mangayaw Agri-Tourism Park na matatagpuan sa Barangay Marao, Padre Burgos, Quezon. Napaingay ng general ang buong bansa at nabulabog maging ang Senado nang magsimula ang community pantry sa Quezon City. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ating alamin at pakinggan ang kanyang pahayag tungkol dito. Sinusuportahan natin yan. In fact, alam niyo ba na ito, taga Quezon niyo, alam niyo yan. Even before the community pantries na pinauso ni Pati siya, no? Nag-distribute sa'yo ng mga goods din sa quota. Kami, nag-contribute kami. 1 day mess, 2 day mess. Binigyan namin din sa mga informed sectors ng design. And isinundan pa natin ang ibang activity. Hanggang dito, ngayon, napakadami natin community countries. So, sinusuporta natin. Ang connection lang natin doon, yung pamamaraan ng iba. Sinaktin nila yung community countries. At may mga kasama pa mga propaganda na ito. Which is not. Sabi ko nga,
ang isang bagay, for instance, magsisimula lang sa isang maliit na bagay. Kung maalala ninyo dyan sa kalapang sa mga letter here, may NPA dyan na, may 21 dyan na union members na nag-NPA. Alam mo simula, mainit na sa baon. Pinagkahit ng kumpanya, yung mainit sa baon, minit yung union na na-exploit nito ang grupo na ito, na PME, at saka yung underground ng PME, na RCTV. Ayun, nag-ticket yung grupo, nasaran yung kumpanya, nung sarado nga, lalo in-agitate yung mga ayun ng mundo, biting mo, na PME members na PME. At sila nag-report sa amin. Sir, tingnan nyo itong kapitbahay namin. Kasi bakit ito nag-resolute ng mga nagpapapit mo ng mga blanco ng papel. So doon nagsisimula yan, yung mga agitation. So kaya kami, although nung nakita ko, February 14 yun nagsimula, sinusundan ko lang, sabi ko, okay lang ito, sumagay ng programa ito. But huwag lang sumuka. Yung pag-agitate ka ng mga tao, sumali na sa gobyerno, pagsara ng gobyerno, dahil pampaka-gobyerno, mga gano'n. So bantay natin yan kasi doon talaga napupunta yung mga bagay-bagay na yan kapag na hindi ginawa ng gobyerno. Ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Lieutenant General Parlade sa kanyang buhay sundalo bago siya naging SOLCOM Commander? Alam mo yung Pilipinas, ano yun? Archipelago ka, diba? So, iba yung patalagang kultura. So, iba yung mga kultura ng mga nasa Mindanao, mga Muslim, Misaya, Ibulano. Pagdating dito, iba. Mag meron mga similarities. For instance, yung Batanggen, saka yung mga pausubot sa mga maranong may similarity yan. So, madali akong nakadjust ng nasa yan. Kasi nasanay ako sa Mindanao na mas Mindanao. So, ang ano lang talaga dito, aralin mo. Yung pinaka-challenge dito is aralin mo talaga yung anthropology mo at alam mo yan. Dapat alam mo yung history ng tao para madali ka maka-relate saka madali ka maka-adjust sa campaign mo. Yun ang isang rule ng commander na talaga ito ay na dapat naiintindihan or ma-perfect ng mga commander. So friends, ang tawag yan, to the world. Meaning, pagpunta mo dun sa tao, naamoy mo yung nakikita mo yung tao, yung decision making mo, lahat na based doon sa nakikita mo sa tao. So, hindi pwede na swivel chair general na nandiyan ba sa opisina. Hindi mo yun. Kailangan naamoy mo yung sinunog niya. Magaling dyan si Napoleon Bonaparte. So, challenge talaga yun. Pag hindi mo yung naaral ang mabuti, hindi mo rin ma-explain kung bakit ka naambusan ng tropa, bakit. If you know these things, hindi nyo yung makakatulong sa accomplishments. Pero, sa buong career ko, wala akong namatay, wala akong sundalo. Nasaktan, wounded, sa buong kaya, yan ang sikap. Because of the leadership. Sino nga ba si Lieutenant General Parlade bilang isang leader? Ano-ano nga ba ang mga katangiang hindi malilimutan sa kanya ng mga taong kanyang nakasama sa panunungkulan? The personality of our South Luzon Command Commander, Lieutenant General Antonio Lee Parlade Jr., Philippine Army, ito yung pagkakalilanin ko sa kanya ay simula nung kami magsama noong 1994 hanggang 1997. During that time, ang ranggo niya ay captain. Siya yung naging commanding officer namin sa 5th Special Forces Regiment, 4th Special Forces Battalion, Special Forces Regiment Airborne Philippine Army, under ng Special Operation Command ng Philippine Army. Ang base namin ay nasa Bicol. Formerly, ako yung detachment commander niya, isa sa mga detachment commander niya, at the same time, the team NCO of the mobile training team who conducting paramilitary training dito sa ating mga FACBOs, NCBOs. Yun yung pinaka-mission and function ng Special Force during that time. At kami nagsama noon, ako ay corporal, siya naman ay captain, si Lieutenant General Parlade, ay napaka pusay na leader. Naging mentor ko siya during the time. At sa ngayon, 2021 na,
Nag-assume ako dito ng sergeant major, ako ng sergeant major on 30 December 2020. Dito muli kami nagkita from 1995 to 1997. Ngayon, nasundan dito na kami pagsasama, 2021. Napakahabang panahon. Pero yung panahon na hindi namin pagsasama noon, nagkakausap kami palagi. Kasi ang samahan kasi namin ay para kami magkakapatid. General Parlade is para siyang tatay mo na, kapatid mo pa. Pagdating sa personality niya, simula ng mga teniente, first assignment niya dyan sa Special Forces Regiment Airborne, sa Sokom, tapos naging commanding officer siya. Nagkasama kami niyan, napakabuting magdala ng tao. Particular sa discipline, pagdating sa discipline, properly siya. Pero walang dapat nagkakaso. Once na may nagkakaso sa amin, ng mga kasamaan niya, kailangan imabago sa pamamagitan ng NCO support channel. Hindi yung siya muna siya kagal magbabasbas. Kaya pa namang i-resolve sa baba at hindi pa kayang paabot sa ating pamunuan, dito pa lang rin-resolve na ng mga NCO. General Parlade, Abiculano, from Ligao. Parehas ko rin at kababayan namin ng mga Abiculano. Pero sa kanyang panunungkol ang bilang sundalo, wala sa kanyang karakter na kababayan. Ang karakter niya ay trabaho. Kung hindi ka marunong matuto, sa kanya matututo ka sa pamamagitan niya. Kasi kapag pinagilitan ka, ibig sabihin, may mali ka at tuturuan ka niya. Yan ang karakter na leader ni General Parlade. Simula nung kapitan siya hanggang sa general siya, hindi nagbabago yung kanyang mission and function, yung kanyang kaisipan. Very effective siya sa civil military operation, intelligence, pagdating sa maneuvering, sanay din yan. Kaya kung makikita nyo sa kasalukuyan, napakalawak na yung kaisipan. Tulong sa sambayan ng Pilipino at sa ating mga enlisted personnel. Sa kasanduluhan, ang malasakit, number one. Ang malasakit niya sa kasanduluhan natin ay lahat dapat magbinipisyo o lahat matuto lahat. Wala sang dapat binibihay. Kung mapupunan natin siya, kung sino man nakakilala sa kanya, bihira ang ball out. Kasi ang ball out na tinatawag, kung talagang nagkamali na talaga, saka siya nang bubull out. Pero ang return nun ay kagandahan. Kasi once na napapagalitan sa sundalo, lalo pag napapagalitan niya, ay parang nadadapa isang tao na kayang bumangon muli. Yan isang, ganyan kasi ang tatay eh. Kasi ang tatay natin yan si Commander. Kung nadadapa ang isang anak, kailangan ibangon, turuan, para hindi na muli madapa. Ganyan ang karakter ni Sir Parlade pagdating doon sa disiplina. At sa pagdating naman doon sa ating, sa kanyang adikari, sa kanyang mga prinsipyo, malasakit. Ang prinsipyo niya kasi, maigsan ang kakulangan o kaya anong may tutulong niya sa gobyerno habang nasa military. Hindi niya iniisip kung may general, may presidente, parang may ilagan. Ito yung tao nakita ko na ayaw umilag. Lahat eh, pag may mali, talagang lalabanan niya. Sometimes yung kung naalala natin, yung incident sa Albarca, na kung saan ang malasakit niya nandun. Kami ay nasaktan noon dahil sa pinaglalaban niya noon kasi kasama natin ang mga namatay, ay alam namang hindi natin suportahan ang mga namatay o magsimpatiya para gumanti. Siguro nakapagsalita na siya ng ganun, ayun, pinagbinitan na ng ating gobyerno. Pero sa kasalukuyan ngayon, ako yung nagpapasalamat ngayon sa ating pamuna ng gobyerno. Sa gobyerno ngayon. Kasi ang pinaglalaban ng mga sundalo ay pinapakinggan ng gobyerno ngayon. Andiyan si General Parlade. Na kung saan andiyan si General Parlade, kung ano ang pinaglalaban natin nung kapanahonan pa, 52 years na ngayon ang pinaglalaban natin sa Communist Party of the Philippines, itong CPPNP-NDF, na kung saan ay marami na tayong estratehiyang ginawa. Iyalag, Interagency Legal Action Group na ginawa noon. Na walang nangyari, puro kaso lang, pero andiyan pa rin yung mga kalaban. Ito na yung approach naman ngayon, itong NTF-ELTA. Sa ngayon, nakikita na natin na matatapos ang laban. Andiyan si General Parlade, patuloy na lumalaban, patuloy na binabatikos, pero dapat dire-diretso ang laban dahil ang magtatamasa nito ang susunod na henerasyon. Hindi lang tayo, susunod na henerasyon mga anak natin o anak namin. Ako, isa rin ako sa biktima ng mga yan.
ng mga CBPNPNGF. Pero parte ng labanan, parte ng mission natin, ang lumaban. Pero hanggang saan ang labanan ito? Sa nakikita natin laban ngayon sa pagkikilala kay Jero Parlade, wala siyang hinto sa kanyang prinsipyo, sa kanyang likhain, mga kanyang ideolohiya na ilaban ang sabay ng Pilipino. Hindi ito pang sarili niya. Kung nakikita niya, hindi naman sa politician eh. Walang plano mag-politician sa si Jero Parlade. Gusto niya lang tapusin pangako niya na tulungan ang gobyerno at ating kasandaluhan, pati police, pati mga civilian. Kung noon pa man ilalaban niya, kapitan pa lang siya, no, mga tenyente pa lang siya, hanggang sa kasalukuyan, ha, kung makikita mo, sa J3, nung makita kami niya, one star pa lang siya, eh, linalaban niya yung pagre-research, target research sa ibang bansa, tungkol dyan sa associate, mga associate member niya, financing, andyan siya. Siya yung namumuno, siya yung naghahalongkat. Mahilig siya mag-research kasi, yung isip niya, para walang kapaturan. Kung nakikita natin ang pamilya niya, iniwan-iwan lang. Kung tayo natural sundalo, ayaw natin iwan ang pamilya, siya general na. Andun. Andun sa ibang lugar para sikasuhin itong programa natin sa kasalukuyan. Hindi siya natural, pagkatingin ko sa kanya, hindi siya natural sundalo eh. Andun pa rin yung malasakit, andun pa rin yung dedication niya sa trabaho. Alam niyo si Jero Parlade, dala-dala niyo yung principle of leadership. Okay? Andun yung yung tinatawag pa, palaging tinuturo natin sa atin, yung courage, integrity, loyalty, devoted towards sa kanyang sarili at sa kasasabang bayanan, na bawal magsinungaling, bawal mag-knockout, andun sa kanya, principle of leadership, andun palagi sa kanya, dala-dala niya yun. Yan ang pagkakilala ko palaging Jero Parlade. At one time, kahit magre-retiro sa pangalan, magre-retiro na si Jero Parlade, andyan pa rin siya. Para baga hindi magre-retiro, sabi ko sa kanya, kay sir eh, sir, maglalabi ka ng magretiro, dapat magpapahinga ka na. No, sabi niya. Ang nasa po ang tungkulin at kasimulan ay dapat tapusin. Alang-alang sa bayan ng Pilipino. Hindi siya mahilig magdala ng escort. Hindi rin siya mahilig magdala ng media. Naiiba ang ating leader ngayon dito. Sabi nga ng iba eh, hindi ko pwedeng maikumpara sa bayan. I don't know kung sino pang papalit sa kanya. Sana, ang pangako o kaya ang hangarin ko, pati ng mga elected personnel, civilian employee, lahat ng member ng Southern Luzon Command, in other military member ng Armed Forces of the Philippines, sana may papalit, may magpapatuloy sa prinsipyo pinaglalaban ng ating Southern Luzon Command na si Lieutenant General Antonio G. Parlade Jr. of Philippine Army. Good morning, I'm Captain Dexter Iumpo from 4th Signal Battalion, Army Signal Regiment, Philippine Army, OPCON ng 4th Infantry Division, Philippine Army. Si Lieutenant General Antonio G. Parlade Jr. is nakasama ko during his term as the commander to 3rd Brigade. And then naging Deputy Chief of Staff for Civil Military Operation G7AP. And then presently the commander ng South Luzon Command way back 2018 to present. So isa sa mga characteristics na hinahangaan namin kay General Parlade is being a visionary leader. Na iniisip niya or nagpa-plan siya not only during his term but nag-iisip siya from 5 to 10 years from now. So being also a strategic and critical thinker na ina-identify niya yung mga long-term effects and then identify niya logically kung ano yung pinaka-reason ng insurgency at ano yung dapat na solusyon. Then being a interpersonal communicators na nakikipag-exchange siya ng information sa kanyang mga junior officers and then the enlisted personnel to come up a better solution. Hindi namin makakalimutan na isa sa mga best characteristic niya is pagiging open-mindedness and then resourceful at saka yung passionate leader. Na lahat ng ideas is hindi lang siya nagre-rely doon during his time but then yung mga new ideas from mga bagong sundalo is iniipon niya to come up sa magandang idea at din yung pagiging resourceful niya na sinasabi niya lagi na insurgency is not only purely military but also susolusyonan sa lahat ng sektor ng lipunan at din yung pagiging passionate niya na kaya natin to, kailangan matapos natin yung conflict and insurgency during our time at huwag na nating ibigay sa mga sunod na generasyon na yung pagiging eager niya na matapos ang armed conflict. With that, General Parlade is isa sa mga hinahangaan kong
senior officers, keep it up, sir. Then, andito lang kami sa likod mo to support. Thank you. Ang mga trainings at pag-aaral ni General Antonio Carlo De Jr. ay hindi lamang natapos sa Philippine Military Academy nang siya ay kabilang sa mga kadeteng nagtapos sa hinirang class 1987. Muli siyang gumugol ng kanyang panahon at oras sa pag-aaral upang marating niya ang kanyang kinalalagyan ngayon. Bukod sa kanyang Military Basic Advanced Schooling at CGSC, nag-aral din siya sa iba't ibang bansa upang pag-ibayuhin pa ang kanyang mga kaalaman sa mga tungkuling kanyang gagampanan. Nagtapos siya sa Fort Leavenworth, Kansas sa Estados Unidos ng Master in Military Arts and Science, Master of Arts for Strategic Studies sa Deakin University sa Melbourne sa bansang Australia, Executive Course on Defense Decision Making sa U.S. Naval Postgraduate School sa Monterey, California. Dahil sa kanyang di matatawarang dedikasyon, tapang, malasakit at pananagutan sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan, hindi mabilang ang mga medalya, parangal at pagkilala na kanyang natanggap. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang kabayanihan sa panahon ng ang tatlong bayan sa lalawigan ng Quezon ay hagupitin ng galit ng kalikasan. Kung ating matatandaan, ang isa sa pinakamalagim na trahedya na naranasan ng ating lalawigan ay nang magkaroon ng landslide sa Rial, Infanta at General Nacar area na dulot ng Bagyong Weni noong 2004, kung saan marami sa ating mga kababayan ang namatay at nawalan ng ari-arian at kabuhayan dahil sa pagguho ng lupa na may kasamang putol-putol na puno ng kahoy mula sa kabundukan. Isa si Lieutenant General Antonio Parla De Jr. sa mga sundalong sinuong ang kilo-kilometrong maputik at madulas na daan upang maghatid ng pagkain, tubig at magligtas ng buhay ng ating mga kababayan na biktima ng nasabing sakuna. Alam naman natin na ang mga bayan na ito ay pinagkukutaan din ng mga NPA. Hindi niya inalintana ang pagod at nagbabantang panganib sa pagkakataong yon. Ang mahalaga sa kanya ay ang makapagligtas at makapagbigay ng agnong buhay sa ating mga kababayang naging biktima ng trahedya. Alam niyo yung bata na ni-rescue na sa resort? Repador resort pala. Tatlo? Tatlo na rescue ng buhay after 10 days. Ipas na yung mga tao, barangay captain, sa mga kaanap ng mga tabunan. Tabunan na lang natin, sir, kasi hindi wala ng buhay dyan. Sa tagal na. Hindi, sabi ko. Tuloy lang. Nawala na sila ng pag-asa. After 4 days, may buhay pa pala nga doon, mga baby pala nakuha. Sa real, ako maglakad doon, wala akong security. Kasi kila na kilala pa rin ako ng mga tao. Kanyang legacy na iniwanan sa Real Quezon. Dahil sa pagpapanatili ng katahimikan at mga magagandang proyekto at programa na kanyang isinasagawa sa Southern Luzon Command, kamakailan lamang ay napagkaisahan ng sangguniang panlalawigan na siya ay maging adopted son ng Quezon Province. Sir, ano pa yung magiging mensahe mo sa ating mga kababayan sa buong SOLCOM, sa buong AOR? Sa mga kasundaluhan. Sabi na, binindig kami, i-sustain lang natin. At maniwala tayo, kaya natin itong tapusin. Kaya natin tapusin. Within the end of the year, we don't have to wait for 2022. Pag-alisin na natin sila. Kaya natin, ramdam na ramdam namin sa National Task Force. Kasi yung kinipwento ko sa inyo dito sa Southern Luzon, hindi rin ito nangyayari dito. Nangyayari sa Bukidnon, Surigao, Agusan, sa Negros. Nangyayari ito mong surrender. Never ito sa history. Sa buong karir ko, ngayon ako nakakaranas ng ganito kadami mag-surrender. Wala ito masyado mga ganito. Wala nag-engage sa simbahan. O kung meron man, kukunti o sandali na. Daming sustain engagement. Yan. Kaya yung mabi siya, tapon, naliwanagan siya kung presence ko national leaders. Dati ayaw nilang i-acknowledge na mayroong faction ng CPP sa simbahan. So, ganun lang. I-consistent lang tayo. And of course, be factual. Ka meron kang pagbabasihan na i-share. Ganun lang yun. So, I think we are on the right track. Number one, kasi na-address na natin yung itong sitwasyon na ito, which is a political situation. This is really political problem.
it's not a tactical war na lang. Hindi pa naman, giyara-giyara. Hindi naman. Political. So, kailangan nyo ito ay dumitipin yung tap. Tsaka yung information. Tama nito. Meron pa po kayong ibang nais iparating sa ating mga kababayan? Nasa inyo po ang pagkakataon, sir. Thank you. Maraming salamat dito sa opportunity na ito. Sana ginawa natin ito 4 months ago. But yung ating mission sa ngayon, talaga na klaro, napaka-clear na nakikita na natin there's light at the end of the tunnel. Ano lang, mag tiwala lang tayo sa gobyerno natin, tiwala tayo sa National Task Force. Kasi yung National Task Force, hindi naman yung gagawa na hindi maganda para sa atin. Keep an open mind. Yun lang ang suggestion natin sa ating mga kumbayan. Huwag mo muna yung politika. Ang politika, madali lang. Importante na yun, magkasama-sama tayo para matapos ang problema. Maraming salamat po. Sobrang thankful po ang MR Digital Media dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon upang makasama ka namin at syempre para mas lalo kang makilala ng ating mga kababayan. Na alam naman natin na sikat si General Farlade at siguro ay mas ma-enlighten sila dito sa ating interview. Kaya po sa pagkakataon ito, dito po natatapos ang aming programang Leaders in Action. Tunay ng tagumpay ng isang leader ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paglilingkod ng mahabang panahon, malalim na pag-unawa sa kanyang tungkulin, maigting na paniniwala sa kanyang marubdob na hangaring makatulong sa bayan, at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa poong lumikha. Si Lieutenant General Farlade ay isang buhay na patunay na ang landas patungo sa tagumpay kung minsan ay masalimuot, mahaba, bako-bako at palikuliko. Ngunit kung may malinaw kang pagtanaw sa isang matuwid na landas, kailanman ay hindi ka maliligaw. Lieutenant General Antonio Gumba Farlade Jr., isa kang certified leader in action. Halika kapatid, sama-sama nating saksi. Si Lieutenant General nakalimot ako. Antonio, ako na nga. Gusto ko na mauna yung Farlade, nakakainis. Makakasama natin ang ating commander ng Southern Luzon, Commander, si Lieutenant General. Ayan, bakit nilimuto ko yung pangalan? Antonio. Ay, di sir. Sir, habang nasa room kayo, walang tigil ang bunganga ng General Eliasan. Hindi kayo naantok. Pwede yun, pwede yun. Kaya nga po, hindi ka antokin din. Sir, naging PNP chief na si General Eliasar. Ay, kayo, paano pong balak nyo? Ako sure. Pa mag-interview sa inyo. Hindi. Tutuwid, wag mabahala sa hirap pa sakit ay makakatawid. Mga pinuno, wang puno'y matibay at mabunga. Di ka iiwanan hanggang tumulong sa problema. Di pa babayaan, hahawakan niya ka pang bayan. Aksyon, misyon, nilay, umangat ang bawat mga bayan. Leaders in action, you can relay, maaasahan. Programang mag-aangat sa mga lumulubog na bayan. Halika kapatid, sumasama nating saksihan. Pagkilos ng mga pinuno, atin ang suportahan. Through positivity, no negativity. Leaders lead the way, leaders show the way. Halika kapatid, sama-sama nating saksi. Hanang pagkilos ng mga pinuno, ating suportahan, ating suportahan. Hindi maiiwasan pagsubok ting maaasahan mga Pinoy sa kloloy darating. Walang perpektong panahon na palagi sakit ay aayon. Sila ay tumutulong sa dukha upang